Okay, so good afternoon, everyone. So I'm here again for another live video in our JB Bank Filipino page. So my name is Rina. I am right now a Philippine Desk Manager for Jumbo Bank Suwon. Okay, so yesterday po, ako po ay gumawa ng live video again for update natin kahapon. So today, I'm gonna be doing po another live video. So actually, ito pong information natin is very important. Please be reminded po to all of our fellow kababayan anywhere in South Korea, okay? So I'll repeat myself again. My name is Rina. So I'm gonna be telling you po, which is a very important information coming from, of course, Ministry of Justice natin, ha? Dito sa Korea. Okay, so before anything else po, I'd like to greet everyone again. Good afternoon. Ayan, maayong hapon sa inyong tanan, sa ating mga kababayan po na nandito sa Korea, ng mga from Visayas, and then some parts of Mindanao. I'm sure some of you guys aware na meron po tayong ngayon na importante impormasyon na gusto po namin sanang ipaalam din sa inyo. And of course, I don't wanna be unaware of the surroundings right now, yung mga nangyayari po dito ngayon. So, gusto kong inform sa inyo as much as possible, okay? So, don't worry po, yung mga tumatawag po sa akin, don't worry, I will try my best na masagot po kayo later on, ha? So, just please bear with me as of the moment to tell you po, which is a very important information. Okay, so, yan, maayong hapon sa inyong tanan, naimbaga malem sa ating mga kababayan po from Luzon, and then, of course, sa ating mga kababayan po na Kapampangan, ayan na, marami din yan sila dito. Ayan, maayong gapanapon. Ano ba ano? Maayong gapanapon, oh, tama ba? Ayan, correct me if I'm wrong. Okay, so my name is Rina. So if you do have questions po, sabihan niyo lang ako. So makakasagot pa rin po ako sa inyo even on business days, Monday to Fridays or Saturdays and Sundays po. Don't you worry, I will try my best na masagot po kayo. Otherwise, if not, I will refer you po to someone else who's more appropriate to answer your questions. All right? Okay, let's start. Okay, so una po, ayan, sabi po ng Ministry of Justice para po sa ating mga kababayan na, of course, yung mga before na nagkaroon ng status, which is, of course, naging illegal before, syempre, kasi meron kasi silang, tawag dito, difference po. Ipapaliwanag ko mamaya yung mga illegal status before November 7 at saka yung mga naging illegal ang status after November 7 po, which is, of course, 2022. Ayan, so medyo fresh pa po yung update, no? But then, let's just make a short overview or short information po tungkol doon sa announcement po ng Ministry of Justice. Okay, para po sa ating mga kababayan, so kung syempre gusto niyo pong makabalik pa rin po ng Korea, of course, please try to make an effort to follow pa rin yung instruction po ng South Korean government. Of course, it's for your own good, for your own benefit, para po sa ganon. Siyempre, who knows, in the nearby future, of course, still magkakaroon pa rin naman ng mga opportunities and the door will never stop opening. Good chances and opportunities for everyone, okay? Just to make an effort lang talaga, yun yung pinakamaigi po niyong gawin, ha? Okay, so for those people who don't know me, okay, so I was actually working na for Jumbo Bank for, of course, a couple of years ago. Ayan, and then right now, makikita niyo na po ako madalas sa ating live video. I'm sure, karamihan po sa inyo, maaaring nagtataka kayo kung bakit wala ng mga live videos, but then, syempre, don't worry, ako po ay magla-live na po. Siguro, madalas, gagawin ko na rin. Hi! Hello! Ayan sa ating mga kababayan. So, my name po is Rina. Pag may mga question kayo, tawagin nyo lang po ako. So, pwede rin nyo na kung, syempre, message, ayan, SMS. So, my number po is 0103410-4993. So, that's Gong Ilgong, Samsa Ilgong, sa Gugusan. Okay? So, pag may mga question kayo, as long as kaya ko pong sagutin, sabihan nyo lang po ako. But then, don't you worry, meron din po tayong mga kasama na nasa JB Bank Suwon. Ayan, so, nakalagay naman po yan sa mga information, no? Pagka every time na may mga pop-up messages po, don't you worry, may nakalagay po ng mga numbers. So, depende na po sa inyo kung sino po yung gusto nyong kausapin or hanapin, it's not a problem at all. Please feel free to contact any one of us, okay? But then if you do have questions po, I will not hesitate to reply to you as soon as possible, as much as I can. Alright? Hello, thank you for the like and love. Okay, thank you so much. Okay, so right now,
Yun nga, according po sa announcement ng Ministry of Justice, okay? So, I'd like to clarify ha, ang pag-uusapan natin yung mga naging illegal, ang status po before mag November 7, 2022. Okay? Ulitin ko lang. Ang pag-uusapan po natin, yung mga naging illegal po ang status, ayan, before po mag November 7. So, may binigay na po kasi na official announcement po actually ang Ministry of Justice. So, ngayon gusto ko lang po syempre i-share sa inyo, i-disclose yung aking nabasa or nalaman po. Para sa ganon, yung mga iba po na medyo limited ang time to see, check, hear the news or whatsoever. Ayan, as long as nandito naman, kaya ko naman po i-share sa inyo, why not? Okay? So, syempre, everyone deserves to know what's going on. Yung mga nangyayari ito, kailangan alam nyo din. Okay? While you're working, staying here, syempre, somehow, you'll get used to it. Medyo mahirap lang talaga mag-adjust. But then, please try to, alam mo yun, bear with the situation. Ayan, and then, please do not forget to pray as well. Okay? So, una, okay, yung pag-usapan natin yung mga kababayan po natin na nagkaroon ng illegal status po before mag-November 7. So, sila po yung mga eligible for this program, which is actually voluntary departure program. Ano ba to? Siyempre, ito po ay, of course, binibigyan po ng pagkakataon. Yan, yung mga kababayan natin po, syempre, who knows, maaaring magkaroon po ng mga chances or mga pagkakataon yan or mga opportunities. Syempre, ayaw po nila, syempre kayo ay, alam mo yun, magkaroon ng limited na, how do you call it, pagkakataon. Kung kaya naman din syempre masolusyonan, bakit hindi? Okay? So, just do not stop praying. Please be more optimistic. Of course, hindi naman katapusan ng mundo or what. But then, syempre, huwag kayong mag-alala kasi magkakaroon pa rin naman ng mga pagkakataon pag gusto nyo po magtrabaho dito sa Korea. So, talagang ganun po. Sometimes, syempre, hindi naman mukhang okay. But then, alam mo yun, try to survive. I mean, that's normal. That's life. Okay? So, just do your best. That's it. Ayan, so at least at the end of the day, you will never regret anything. Okay? So, yun nga. Yung mga kababayan natin na, of course, nagkaroon ng illegal status before mag November 7. Okay? Yung mga nagkaroon ng illegal status before mag November 7 po, binibigyan po ngayon ng pagkakataon ng Korean government, of course, na kayo po ay dumulog sa kanilang ahensya, sa kanilang gobyerno, lalo na po sa mga, yan, yung mga talagang gusto pang bumalik at medyo hesitant na parang pakiramdam nila baka hindi na sila makabalik. But then please do not think that way, ha? Huwag niyo pong hayaan na parang limitahin niyo lang yung sarili niyo na kahit pa na feeling niyo parang alanganin kayo. But then please do not do it kasi I'm sure kung may magsarama na pinto para sa inyo, then definitely meron pong magandang pagkakataon na papasok po para sa inyo, ha? Ayan po, isipin niyo na lang po na sabi nga nila, if you're doing good things to others, of course, definitely, in just a second, it will automatically goes back to you, which has a good, of course, impact pa din, okay? Ayan, being a good Samaritan will never lead you to wrong way, okay? Ayan po. So, yun nga, yung mga kababayan natin na nagkaroon po ng illegal status before nung mag-November 7, syempre eligible po for the said program, which is the Voluntary Departure Program po. So, ayon sa Ministry of Justice. So, ano-ano ba yung mga kailangan po ng mga requirements? Syempre, una, ang inyong pong pasaporte, ang passport. Syempre, kailangan po ito as long as hindi pa expired, ano. Kung ano man, syempre, kahit may copy siguro kayo, at least meron kayong pinangahawakan, maigi. And then, pero I think as much as possible, mas maigi talaga yung tangible passport mismo. Okay? Next is yung second, which is yun nga, yung inyong voluntary explanation, departure. Kailangan yun. And then, next po, yung third is, syempre, yung boarding pass, yung sa ticket na ninyo. So, dapat meron na kayo nun. Okay? So, ito po ay may period. May specific period po ito, ha? Mula November 7, ayan, hanggang February 25, before mag-February 25, hanggat maaari, kailangan po, magsabi na po kayo, magsumite na kayo ng application ninyo for the voluntary departure program po ayon sa Ministry of Justice. Kasi meron po silang time schedule, may timetable po ito. Kailangan 3 days bago po mag-February 28 nakapag-sumite na po kayo. Okay, ulitin ko lang po, ano-ano po ang mga requirements para po sa mga nais po mag-voluntary departure po ayon sa Ministry of Justice. Una, pasaporte po or ang inyong passport. And then, pangalawa po, yung voluntary explanation ninyo, yun nga. Tapos,
What else? Yung inyo pong pass, dito yung boarding pass yung ticket. Okay, so make sure yung tatlong yon nasa sa inyo na. Dapat. So, bago kayo magsabi, dapat meron na yon, and then, pwede kayong mag-walk-in directly, or kung gusto niyo pwede kayong mag-online, and I highly recommend as well to call 1345. This is the number of immigration po dito sa South Korea. Kung di po ako nagkakamali, kung meron po kayong mga further questions, or if there's anything else po na kayang sagutin ng immigration po, please do not be hesitant po, ha? Kasi I'm sure, most of you guys, meron kayong mga questions at syempre, ang tanging mga kasagot lang nito is yung immigration po. Don't worry, may mga Philippine, I think may Philippine staff doon kung di ako nagkakamali kasi before tumawag ako doon, so far naman na-assist naman din. Okay? Ayan po. So, fighting lang guys, fighting. Kasi very important talaga yan, lalo na gusto ninyong makabalik. Ano? Well, based on, siguro sa mga nakausap ko before, ayan, so far okay naman yung mga yan, nag-voluntary exit. Meron kasi ako mga actually, may nakusap ako before na halos ganito rin ang situation. But then, so far, so good, okay naman, nakabalik na siya dito. And in fact, yun nga, nag-work na siya currently for, I think, a certain period of time. But then, syempre, may chances pa din. Don't worry, guys. Totoo po, yung sinasabi ng, ano, ng Minister of Justice, hindi naman po nila yan isasarado ang pinto sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Kasi po, may mga nakausap po ko na ganyan ang ginawa at nakabalik pa rin. Okay? So, just to rest assured, guys, and huwag kayong mawala ng pag-asa po, ha? Magdadasal po kayo. And then, ano mo yun, huwag po kayong maging pessimistic sa buhay ninyo. Be more optimistic, positive, ganyan, sa pag-iisip. Okay? Sabi nga nila, if you're thinking good, of course, you will also attract good things to your life. That's actually for real. Kasi, syempre, if you're thinking good things, syempre, mangyayari yun. Okay, huwag kayong titigil na feeling niyo parang porket na pinagsaraduhan kayo ng pinto, wala nang darating na panibago. Definitely, there will be always a chance for you. Kaya nga sabi nila, no, every time nagigising ka sa morning, ibig sabihin, that's another phase of your life. Okay, so huwag kayong magigive up easily. Okay, that's it guys. Okay, so pag may mga further question po kayo, ayan po, pwede kayong tumawag sa immigration, ha? That is 1345. Okay? Ulitin ko lang. Ano po yung number ng immigration? May Philippine staff po doon. So, tawag lang ho kayo, 1345. Okay? So, ngayon, pag may mga other question kayo, I'm sure masasagot naman nila yon. Depende na lang po sa inyong questions, ha? Kung sila po ba talaga yung makasagot noon. Otherwise, of course, please do not be hesitant to ask kung saan ba pwedeng tumawag doon. Kung meron kayong separate question na hindi naman nila kayang sagutin or hindi sakop ng kanilang task or responsibility or work. Okay? So, ayun po. Try to be more, alam mo yun, optimistic sa buhay. Yun ang pinakamaiging gawin. So, ngayon, sabi nga nila, syempre, if you cannot make an effort, syempre, paano ka naman, alam mo yun, pa-asensyon yung sarili mo. So, talagang importante yun. Napaka-importante. Ngayon, since pag may mga question po kayo, as long as kaya ko pong sagutin, ha, wala pong problema. Magsabi lang po kayo, message nyo po kami sa ating page, which is this one. And then, pwede kayong tumawag sa number ko, which is 0103410493, or pwede rin kayong, of course, mag-message sa Kakao. Meron din naman po ang Kakao account. Pwede kayong message yun, ha? Pwede kayong mag-send ng message. Tapos, what else? So, ang office hours natin, syempre, ganun pa rin naman. Ayan, so from morning, I think, kung ako nagkakamali, may staff na tayo ng 11, no? Business days po, Mondays to Fridays. Ayan, and then, kung sino po yung gusto niya kausapin, walang problema. That's fine. Okay? So, magsabi lang po kayo kung sino yung first in hand na kausap po ninyo, wala namang problema doon. Huwag po kayo mahiya. Please do not be hesitant. Sabi nga nila, never stop asking question. As long as kung feeling mo okay naman at nasagot ng question mo, well, that's okay. Okay? So, ano pa bang mga kailangan? Okay, so ito, paliwanag ko ha. Yung kasunod naman, which is the people, yun nga, na nagkaroon ng status which is illegal right after November 7. Kumbaga, yung status is naging illegal makalipas ang November 7. Okay, so ito yung mga taong hindi eligible. Actually, ineligible nga according to Ministry of Justice. Ito ang pag-usapan natin. Ano ba yung mga tinitingnan nila doon pag sinabing hindi eligible for the said voluntary departure program? Okay, so syempre, kung may mga altered or forged passport, tinitingnan yan. Or kung, of course, you've, tawag dito, you did not follow yung mga restrictions for the COVID-19,
And then, if a certain individual became a criminal offender, what else? What else? Ano pa bang mga kailangan? Siyempre, if a person or individual crossed the border of South Korea, ayan, illegally, ano pa ba? Ano pa bang mga sinabi nila doon? Okay, so for more details, ayan, ito kasi yung mga nakuha kong ideas. Sinishare ko lang po sa inyo, ha? Ayan po, please be reminded, this is an information po disclosed right now or shared po galing sa announcement official ng Ministry of Justice para sa mga foreigner. Ayan po yung mga foreigner na foreign nationals po na mayroong illegal status currently. So yung mga naging illegal po before mag November 7, ayan. So you are definitely eligible for the said voluntary exit program. Ayan, and then yung mga of course hindi naman nakakuha ng status which is illegally before, which is after November 7, yun nga po, meron sila mga tinitignan pa rin ng mga situation, status ng inyo pong visa. Okay, so for further clarifications, concerns, questions, anything, as long as kaya sagutin ng immigration, tawag lang po kayo sa 1345. Meron pong Philippine staff doon, don't you worry. Ha? So, pwede po kayong magsumite ng application ninyo, either walk-in or online. Ayan. So, tawag kayo doon sa 1345 kung ano bang gusto nyong tawag dito, maging set up ng inyo pong pagsasubmit ng application sa 1345. Okay, magtanong lang kayo, wala namang masama. Ayun pa ba, ano pong mga importanteng update natin? I think so far, yun po yung mga dapat na kailangan ninyong gawin. But then, please be reminded guys ha, from November 7, ayan, couple of days ago, until February 25 po, dapat makapagsumite na po kayo. Okay? Kasi meron silang instruction doon. They strictly want everyone to abide with the instruction ng, of course, ng government. Specifically coming from Ministry of Justice at saka sa immigration. Okay, please strictly abide the said law or instruction or policy. Ayan, kung ano man yung dapat alamin ng mga foreign nationals po anywhere in South Korea. Okay, so within November 7 until February 25 po, 2023, ayan, so kailangan po makapagsumite na po kayo as soon as possible. Kasi meron silang sinabi doon dapat 3 days before February 28, of course, kailangan magawa nyo na. Okay? Yun po yung kanilang sinabi na instruction. So, that's all guys. So, pag may mga question kayo guys, okay, mahiya. Okay lang. As long as kaya namin sagutin, andyan naman po yung mga ating kasama po sa office natin sa JB Bank Suwon. Ayan, anywhere in South Korea po kung meron kayong mga questions. Ayan, at saka yung mga mag-visit, ayan po, magsabi po kayo beforehand. Para sa ganun, alam po namin kung sino yung mga pupunta. Ganun po, ha? Okay, salamat po sa inyong oras. God bless everyone. Please stay safe. Maintain pa rin siguro ang social distancing, wash your hands, and sanitize pa rin po yung inyong bahay, yung mga titiran nyo, please. Ayan, so, syempre, kung ako sa inyo, huwag na rin siguro masyadong ano, no? Huwag doon maraming tao yung pupuntahan ninyo. Please be careful, okay? And then, guys, oh my God, it's already a nearby Christmas season na, no? So, right now, I'm sure nagpre-prepare na yung ibang kababayan natin, at yung mga nasa Pinas. Hello! Hi! Hi, Mac! Oh my God, you're here! Hi! Ayan, kumusta ka na? Oy, hindi naman, grabe ka. Uy, kumusta na? How are you? Ayan, it's been a long time. Ayan si Mac, taga Pampanga to. Ayan, hi Mac. Ayan, dami palang followers sa page mo, ha? Ayan, I hope we can meet as soon as possible. Nasayang san ka pa rin ba? Okay. Ayan, so don't you worry. Pag may question ka na, my friend, ayan, pwede mo naman akong hanapin. Ayan, sabihan mo lang ako. Ayan, ano lang, sometimes I'm busy. But please, kindly anticipate, guys. I'm gonna be replying po sa inyo as much as I can. Okay? If you think na hindi ako makareply man kaagad, definitely, probably I'm busy, but anticipate, definitely, we will reply to you guys. Okay? Ayan po. So, I hope we can maintain a, how do you call it, infinite coordination pa rin sa isa't isa, mga kababayan. Siyempre, sino-sino bang nandito, kundi tayo-tayo rin lang ang magtutulungan. Okay? Ayan po. So, pagka may mga question kayo, as long as kaya namin sagutin, huwag po kayong mabahala. I feel grateful and blessed, of course. Tama. Diba sabi nga nila, tawag doon, pagka ganyan, feel grateful and blessed ka, you should be very thankful every day. Ayan, every day na ikaw ay gigising sa umaga. Ayan, kailangan ikaw ay mapagpasalamat kasi it's another chapter of your life. Definitely. Okay, huwag kayong mawala ng pag-asa, guys. Talagang ganyan, fighting.
lahat tayo dumadaan talaga sa mga challenges na sometimes you cannot even imagine. But then, please, do not give up. Alam ko mahirap. Wala pong madali. Okay? Walang madaling ano dito sa Korea. Kahit sa ibang bansa, kahit sa atin, nakita nyo naman ang sitwasyon. Mahirap talaga. All we need to do is, alam mo yun, do not stop praying. Be more positive. Ayan, be optimistic. Yun lang. Talagang sinusubok tayo ng pagkakataon. Hindi naman siguro bibigay sa atin to kung hindi, di ba? Okay? Ayan. So, huwag yung mawala ng pag-asa. Just, alam mo yun, go with the flow. That's normal. Ayan po. So, pag may mga may question, magsabi lang dito, ha? Mag-post kayo dyan, mag-comment, anything. Ayan, mag-send kayo ng messages, call, tawagan nyo po kami. Nandyan lahat nakalagay ang numbers. Ayan po. So, from Monday until Sundays, don't you worry. And makausap namin kayo. Why you're feeling grateful and blessed, my dear friend, Makmak? It's been a long time, ano? Ayan. So, don't worry. I'm sure, lahat kayo makita nyo na ako dito every now and then kasi may mga updates po tayo, ha? I hope everyone will enjoy this coming Christmas season. Ayan, kung hindi man tayo super daming food, ay importante, all of us are healthy and we have a good wisdom and then we can still, be together with our family members and just enjoy. And then, if you think na parang you need someone to talk to, of course, alam mo yun, if you can seek a friend, why not? You can ask someone naman din. I'm sure, yung mga taong mapagkakatiwalaan nyo naman, makikinig pa rin naman sa inyo. I mean, that doesn't mean na you need to be a loner or soul only on your own. But, of course, sometimes human, we are human. So, it's normal, human nature for each individual to, alam mo yun, seek someone who can listen, who can lend a shoulder or an ear, a hand. So, that's normal. Okay? So, salamat po sa inyong oras. Actually, today is Saturday. I'm pretty sure that most of you guys, especially yung mga kapabayan natin, nag-work. Yan, may mga overtime. Ayan. So, ingat lang kayo, ha? Yan po, please stay safe. Have an abundant blessing po every day. Ayan, maging mapagpasalamat. Ayan. So, ano pa bang mga reminder natin, guys? Pag kami mga ano kayo dito, pwede nyo na i-check dito sa page namin, ha? Ayan, mabubuhay na ulit yung ating page. Okay. So, salamat po sa inyong oras. God bless everyone. Definitely, I'm gonna be seeing you again for this following days. Ayan. Just be updated. I'll be posting na rin mga important information. Ayan po. So, salamat po sa inyong oras. God bless everyone. Ayan, goodbye and have a nice weekend. And of course, hindi ko pa yata kayo nabati, no? Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas, guys, ha? Ayan po, ang pinaka-maigi na lang siguro is all of us are healthy. Yun yung pinaka-the best na regalo para sa atin. Okay? So, salamat po sa inyong oras. Goodbye. God bless everyone. I'll be seeing you again for another live video. Bye!